Anim na pangalan ang nasa listahan ng mga napipisil ng isang bayan na tumakbong pangulo at vice-presidente sa 2022 elections. Pero sa lahat ng ito, isa lang ang nagkumpirmang siya ay tatakbo. Magbabalita si Faith Del Mundo. Kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan noong Sabado, pinangalanan ng One Sambayan ang anim na napipisil nila sa pagkapangulo at vice-presidente sa 2022 elections. Kabilang sina Vice President Lenny Robredo, former Senator Antonio Trillanes, Senator Grace Poe, si Back Party List Representative Eddie Villanueva, Attorney Chel Jocno, at Representative Vilma Santos Recto. Layo ng One Sambayan na bumuo ng isang slate ng national candidates na tatapat sa pambato ng administrasyon. Bagamat hindi pa nakakapagdesisyon, iginiit ni VP Lenny na mahalagang magkaisa mga Pilipino. Nakikiisa ko sa panawagang magkaisa, sabay ng pakiusap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang mag-usap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang din ang magkakaisa. Kung hindi tayo lilikha ng espasyo sa puso natin para sa iba. Si Trillanes lamang ang nagpahayag ng kagustong tumakbo bilang pangulo. Pero handa raw siyang umurong kung tatakbo si VP Lenny. Dito na nasalalay ang survival ng ating bansa. Kaya napakahalaga na manalo ang pro-democracy forces. Sinabi naman ni Villanueva na may pag-asa pang bansa kung ang mga mamamayan ay maghahalal ng leader na may integridad at karanasan. May malaking pag-asa ang bayan Pilipinas kung tayo'y magkakaisa at itataguyod natin ang pamumunong nakabatay sa integridad at moralidad, kakayahan at karanasan, wasto at may prinsipyong pamumuno sa ating inang bayan. Habang si Senator Grace Poe, Congresswoman Vilma Santos Recto at Attorney Chel Jocno, sinabi na rin na walang planong tumakbo sa pagkapangulo sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa lead convener ng One Sambayan na si dating Associate Justice Antonio Carpio, hiniling ni Manila Mayor Isko Moreno at Senator Nancy Binay na hindi na mapabilang sa listahan. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5.